Ito po nitong update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng June 2, 2023 na kung saan sa ngayon po ay wala na tayong binabantayan anumang sama ng panahon dito po sa loob ng ating area of responsibility. Tuluyan na po na nakalayo si Bagyong Mawar pero patuloy pa rin po nitong hinahatak ang habagat na dahilan po ngayon ng mga pag-uulan lalo na po dyan sa western section ng ating bansa at may malalakas na ulan dyan po sa may Mindoro provinces at ilang bahagi ng Palawan. At sa labas naman po ng ating area of responsibility ay may low pressure area nga po na nabuo at tinawag po ito ng Joint Typhoon Warning Center ng INVEST-98W na nasa layo po ngayon ng 1,870 km east ng Davao Region na consistent pa rin na nakikita na lalakas po ito kasabay ng posibleng pamumuo rin ng sama ng panahon dyan sa may West Philippine Sea na siyang hahatak muli sa habagat at ang development po naman ito ang ating babantayan dahil posible pa rin po ang mga pagbabago at ito nga po ay pinapakita ng forecast model na atin pong ginagamit hanggang sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay naman po ng ating panahon, ngayong madaling araw ay generally fair weather po sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero dahil po sa lumalakas ng habagat, ay may mga pulo-pulo ng mga pag-uulan sa ilang bahagi pa rin ng Palawan, Mindoro Provinces, Bataan, Antique at Sulu Archipelago. At mamaya ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa. Magiging mainit at maalinsangan muli ang panahon. Pero dahil po sa epekto ng lumalakas ng habagat, ay maulap na kalangitan na may mga pulo-pulong pag-uulan sa ilang bahagi po ng Central Luzon, Metro Manila, Calabar Zone, Mindoro Provinces, Northern Palawan, ilang bahagi po ng Bicol Region, Northern Samar, lalo na po yan sa bandang tanghali na posibleng magtuloy-tuloy ang mga isolated rains sa mga nabanggit na lugar hanggang mamayang hapon. Kaya mag-ingat po tayo sa mga banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman po mga baybayin, epekto pa rin ng bagyong si Betty ay may kataasan pa rin po ang mga alon sa seaboard po ng extreme Northern Luzon na ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 2.5 to 3.5 meters high. Iwasan muna natin ang papalaod, lalo na po sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan.